Hi guys, so ito naman ako sabi, maraming muling salamat sa pagsama sa aking vlog. Nakabili na naman tayo sa online selling ng mga halaman. Tatlo nga nabili ko this time. So, actually nagbabrowse lang ako ng Facebook, nadaan sa feed ko, may seller. Matagal ko nang gusto magkaroon ng ganito, yuka. So, minahin ko agad yuka. So, yuka yung down niya, mahaba, shorts like, tapos native daw siya ng Americas at Caribbean. So, Caribbean, alam ko parehas lang ng weather sa atin yun, sa Pilipinas, malapit sa Equator. So, ang yuka naman daw is nabubuhay siya sila. Siyempre marami rin siguradong klase itong yuka, but ang yuka is nabubuhay sa wide range ng habitat. May nabubuhay sa humid na range, rainforest, tapos meron din sa mga wet subtropic at sa hot and dry desert at savanna. So eto, may kasama na siyang paso, rubber na paso. Galing ko lang itong wig. Okay. So, I'm not sure lang kung ito yung lumalaki ng husto o yung tumataba ng husto. So, tanin ko sa bigger pot sa susunod. Then, tingnan natin kung tataba yung pinaka-trunk. Okay? So, next, aside for yuka, nakabili rin tayo ng Ficus elastica, o yung mas commonly known na rubber tree or rubber plant. So, ang rubber tree natin na nabili is the Ficus Shiveriana Moonshine. Okay. Tapos, hindi nakita ko dito yung description, parang sarap kainin. Ito, makasulat dito is describe yung pinaka-dahon niya, yung foliage niya. Minty green with creamy white and dark green black. Diba? Parang di-describe lang siya ng pagkain. So, magandang house plant ang mga rubber tree or rubber plant kasi isa siya sa malakas mag-produce ng oxygen na halaman. Tapos yung mga variegation niya, para na lumabas lalo yung variegation niya, kailangan bright light but indirect. Indirect but bright light. So, good for houseplant siya. Pwede rin naman itong outdoor as long as hindi naman masyadong direct sunlight. Okay? So, ito ang ating unang rubber plant. So, next is another rubber plant. Also, it's a Ficus elastica. Ang name niya naman is Tineke. Una, akala ko sinasabi ng tineke. May tineke. But yung variegation naman niya is ivory. Tapos may different shades of green. Actually, yung pagka-ano niya, yung pagka-variegation niya, similar siya sa military camouflage. Oo. Nakakita ko ng ganitong klase ng camouflage. Creamy white, tapos meron mga iba't ibang shades ng green. Tapos yung mga bagong labas, medyo mamink-mink yung dahon. Tapos same as nung ating yuka at ng ating naunang rubber plant, nasa rubber na pot na sila. Nasa rubber plant, rubber pot ng ating rubber plant on the rubber plant.
Ha? Baliktad. Ay, tama ba? Rubber plant potted on a rubber pot. Okay. So, hindi ko muna sila gagalawin. Dito sa lalagyan nila. I'll just want to make sure muna na acclimate sila o talagang hindi lang tinusok. Nabuhay talaga sila bago ko sila ilipat sa mas stable at mas malalaking paso. Okay, and as usual, si seller laging may pahabol. At ito ang kanyang pahabol na halaman. Tara! Unfortunately, hindi ko alam ang name niya, but by the looks of it, nalalapit siya sa mga karateyas natin, yung texture ng dahon. But of course, don't take my word for it. Hindi ko siya, hindi ko alam yung pangalan niya. Nakalimutan ko rin itanong kasi nga, sinama lang to, wala siya sa receive o sa binili ko kay seller. Okay? So, yun na lang muna siguro. Hanapan na naman natin ang pwesto. Medyo sumisikip na tayo. Siguro sa outdoor ko na lang sila ilagay, but shaded area. Ngayon naman ako ng pwesto may net. And, again, marami pong salamat sa patuloy na pagsama sa aking vlog. Samahan niyo po muli ako sa mga susunod pang videos natin na upload, mga halamang susubukan nating alagaan, at mga hobbies na ating tatry. Hanggang sa muli.